So let's discuss about fringe benefit tax. Okay. So in this particular video, we will discuss the definition of fringe benefit as well as fringe benefit tax and treatment ng fringe benefit received by employees. Okay. So let's proceed. So under revenue regulation number 3-98 and particularly section 33 ng tax code natin or RA 8424, okay, sabi ng tax code natin, ang fringe benefit tax is a final withholding tax. So FBT is a final withholding tax imposed on the gross up monetary value of fringe benefit furnished, granted or paid by an employer to managerial or supervisory employees, whether such employer is individual, professional, partnership or corporation, regardless of whether the corporation is taxable or not, or government and its instrumentalities. So, simplify natin, no? Pag sinabi mong fringe benefit tax, ito yung tax doon sa benefit, fringe benefit, na finernish ng isang employer sa isang empleyado. Anong klaseng empleyado? Sabi sa problem, sa definition under section 33 ay managerial or supervisory employees. So in short, kung yung fringe benefit na ipinagkaloob ng isang employer sa isang empleyado na ang level or ang position is yung function is managerial or supervisory, that will be subject to final withholding tax na tinatawag na fringe benefit tax. Okay? So as you can see, ha, nakalimit siya sa empleyado na managerial or supervisory. So pag sinabi mo managerial or supervisory, don't focus too much on the title, na dapat yung title may managerial or manager or supervisor. So we are actually pertaining here to a function. So kung yung function ng employee na yan is actually on the level of being or level of supervisory or managerial, and that employee received a fringe benefit from an employer, then it is subject to fringe benefit tax. Yung employer na tinutukoy dito under section 33 and as provided din sa RR 3-98 as amended, e maliwanag dito, regardless kung yung employer ay individual or sole proprietor, okay, professional partnership like EDT and Co, o kaya or corporation, o kaya gobyerno. So FBT is applicable to all employees, hindi lang sa private firms kundi pati sa government firms, and regardless of form ng employer. So yan man ay sole proprietor, yan man ay partnership or individual, as long as the fringe benefit was provided to an employee holding managerial or supervisory position. Okay? So mamaya i-discuss natin ang ibig sabihin ng gross up monetary value. So yun muna yung simpleng explanation ng fringe benefit tax. Ito ay tax na inimpose, okay, sa fringe benefit na natanggap ng isang empleyado na ang function niya ay categorized as managerial or supervisory, regardless kung anong klaseng employer yung nag-provide nito. Okay? So again, the legal basis is section 33 of our tax code. So let's continue. Ano-ano ba yung mga fringe benefit na pwede i-provide ng isang employer? So sabi ng revenue regulation natin, ito yung mga example, kagaya ng housing benefit. Okay? Kasi pag sinabi mong fringe benefit, we pertain to benefit other than the sahod. Kaya the term fringe means any good, any service or other benefit na finernish or grant ng employer, in cash man yan or in kind, in addition to basic salaries. So ito yung mga benepisyo na pinoprovide ng isang employer sa empleyado in addition to salaries. Can you follow? And then sir, may nakalagay dito sa definition na except rank and file. Ibig bang sabihin, kung ang tumanggap ng benefit ay rank and file, ay hindi yan tatawagin fringe benefit? The answer is no. Nilalagay lang dyan yung except rank and file kasi ang topic ay fringe benefit tax. So kung ang topic ay fringe benefit tax, we pertain to fringe benefit na pinoprovide sa mga supervisory or managerial position.
E paano naman sir yung mga benefit, other benefits na natatanggap ng rank and file? Fringe benefit pa rin yun, pero hindi siya subject sa fringe benefit tax. I-discuss natin mamaya kung ano ang tax ng mga yun. So ulitin natin na, so ano ba ibig sabihin kasi ng fringe benefit? We pertain to any good, any service, or other benefits granted by employer to managerial or supervisory employees. In addition to sahod or basic salary. Example, housing benefit, expense account. Halimbawa, mga grocery items ni bossing, monthly nire-reimburse ng ano ng employer, parang ganon. Okay, so housing benefit, expense account like grocery, okay, vehicle of any kind, okay, so household personnel, like siya yung bahala sa mga sahod sa mga ano nyo, mga alila nyo sa bahay ni ano supervisory or managerial employee. Okay, alila talaga, no? O, syempre, mga kasambahay, pinipalo, katulong, etc. So, ito yung mga listahan. And pansinin nyo, hindi ito all-inclusive, ha? So, examples lang ito ng mga fringe benefits na pwedeng i-provide ng employer sa isang empleyado. So, ulitin natin. So, ano ang ibig sabihin ng fringe benefit? In simple terms, ito yung mga benepisyo na ipinagkakaloob ng employer sa isang empleyado in addition sa basic salary niya, kagaya ng mga ito. Okay, housing, vehicle, expense account, membership fees, or other membership sa halimbawa, mga clubs, etc. Okay, holiday, vacation expenses, etc. Educational benefits, yan. So, examples lang itong mga ito. Okay, next, let's continue. So, ito, summarize natin. Si employee ay may natanggap na fringe benefit. Okay, tanong, ano ang classification ng fringe benefit na yan? Kasi, yung mga fringe benefits na natatanggap ng isang empleyado ay maaring taxable, maaring non-taxable. So, we will discuss that in a separate video. Ano-ano yung mga taxable fringe benefits, ano-ano yung mga non-taxable fringe benefits. So, dito tayo sa taxable. So, the moment na taxable yung fringe benefit, ang next na kailangan mo malaman, sino ang nakatanggap? Rank and file, ano yung position? Rank and file position or managerial supervisory? Kasi, as discussed a while ago, kung ang nakatanggap ng fringe benefit ay managerial or supervisory employees, yan yung subject sa fringe benefit tax. And how to compute fringe benefit tax? We will discuss that or i-discuss natin yan sa separate na video. Okay? So, ulitin natin. So, kapag ka may natanggap tayo ng fringe benefit, kailangan malaman tax-exempt benefit or taxable. Tax-exempt, nasa ibang video. Okay? Taxable, eh ano position nung tumanggap? Rank and file or managerial supervisory? Kasi kung managerial supervisory, yan yung diniscuss natin kanina, subject sa FBT. Pero, kung rank and file ang tumanggap, basic tax. Eh, ano ba yung basic tax? Eh, di ba, individual ito. So, graduated rate, we will use the tax table for individual taxpayers. Okay? So, balikan natin. Sabi natin, kung managerial supervisory yan, subject sa FBT. So, paano i-compute yung FBT? So, yung formula lang muna. Kasi yung computation na hiwalay na discussion ay nasa hiwalay na video. Okay, so ganito mag-compute ng FBT. So, yung formula niyan ay mag-umpisa tayo sa tinatawag na monetary value. Tandaan mo, tandaan natin, doon sa definition natin, sabi natin, ang FBT ay final withholding tax. Ano nga ba ibig sabihin pag sinabi mong final tax? Pag sinabi mong final tax, yung natanggap ni empleyado, nakaltas na yung tax. So, limbawa, si Enrico Tabag ay empleyado ng UST, University of Santo Tomas. Halimbawa, ako ay categorized or classified as managerial supervisory sa position ko. Okay? Ngayon, si Enrico Tabag ay nakatanggap ng 65,000 na fringe benefit kay UST. Okay? And since ako ay managerial or supervisory position yung hawak yung aking ano, position, yung natanggap ko na 65,000 ay na-final tax na. Pag sinabi na final tax na, neto na yun. Yung 65,000 neto na, nakaltas na yung tax.
Ang tawag mo sa halaga ng natanggap mo ay monetary value. Kaya sa computation, mag-uumpisa tayo sa monetary value. Pag sinabi mo monetary value, yan yung benefit net of tax. So ulitin ko, si Enrico Tabag ay empleyado ng University of Santo Tomas. Holding managerial or supervisory position, may natanggap si Enrico Tabag na fringe benefit kay UST. Pera, cash, o in cash. Okay? Ang halaga ng cash na natanggap ni Enrico Tabag ay 65,000. The 65,000 is known as monetary value. Tanong, yun ba talaga yung benefit ko? The answer is no. Bakit? Natanggalan na ng tax yun eh. Diba? Final tax nga eh. So na final tax na yun, neto na ng tax yun. So magkano talaga ang benefit ni Tabag? Kunin mo yung tinatawag na gross up monetary value. Yung gross up monetary value, yan yung gross amount ng benefit. So, kung 65,000 to, ang tax rate kasi ng FBT ay 35%. So, ulitin ko ha, ang tax rate ng FBT ay 35%. So, balikan ko yung 65,000. So, kung 65,000 yon nakaltasan ng 35%, meaning to say, yung 65,000 ko represents only 65%. Parang percent-percent na nababanggit ko na ulitin ko. Di ba si Tabag ay may natanggap na 65,000 pesos na fringe benefit kay UST? So, kung ang FBT rate ay 35%, ibig sabihin, itong 65,000 ko na pera nang tanggap sa UST represents only 65% of my benefit. So therefore, kung gusto kong malaman magkano talaga yung benefit ko kay UST, i-divide ko yon ng 65% to arrive at 100% or 100,000 pesos sa example ko. Can you follow? Sa balikan ko, magkano natanggap ni Tabag? 65,000. Yun ba yung benefit, gross benefit ni Tabag? Ay hindi. Kasi yung 65,000, kaltas na yung tax. So kung hindi mo kakaltas yung tax, magkano talaga ang gross benefit ni Tabag? 65,000 divided by 65% equals 100,000. So yun yung gross amount ng benefit ko. At ang tawag mo doon ay gross up monetary value. So ulitin ko ha, ano ang gross up monetary value? Yan yung gross amount ng benefit. At dyan ka magmumultiply ng FBT rate na 35%. Kaya pag tinanong, magkano ang FBT ng natanggap ni Tabag na 65,000 pesos na benefit kay UST, assuming na si Tabag ay holding managerial or supervisory position? Don't multiply 65,000 by 35% because the 65,000 is not my gross benefit. You have to get first my gross benefit by dividing 65,000 by 65%. So, 65,000 divided by 65% equals 100,000. 100,000 times 35% equals fringe benefit tax. Magkano fringe benefit tax ko? 35,000. Okay? So, ulitin ko ha. Ulitin natin. So, kung yung benefit, fringe benefit na natanggap ni empleyado ay taxable, kailangan nating malaman na susunod ano position ni empleyado. Sir, managerial supervisory. Kung managerial supervisory, ang tax niyan ay FBT. Ano ang rate ng FBT? 35%. 35% ng ano? Ng gross up monetary value. Ano ang tawag sa natanggap na neto ng tax? Monetary value. Okay? So, let's continue. So, para mas magets natin kung ano ang fringe benefit, so, puntahan natin itong mga simple Q&A na ginawa natin. So, question 1. Alin sa mga sumusunod ang subject sa FBT? Ganun lang naman ang technique sa tax kadalasan eh. So, ito kasing subject natin na taxation sa board exam, ito yung pwede mong i-translate sa Tagalog. So, kung kaya mo namang itagalog, itagalog natin yung mga tanong. So, yan yung unang tanong. Alin sa mga sumusunod ang subject sa FBT? Una, letter A, basic salary. Tandaan mo, basta salary ang pinag-uusapan, basic tax siya. So, hindi yan fringe benefit tax. Kasi, ang fringe benefit tax nga ay tax on benefits other than basic salary. So, tandaan mo, kung basic salary yan, regardless kung ano ang position mo, eh, basic tax ito.
So kasi mo A, basic salary ng rank N5, basic income tax yan. We will use the tax table, graduated rate. Letter B, basic salary ng supervisory managerial, same din, basic income tax yan, graduated rate, gamitin mo yung tax table. So, A and B are not subject to FBT. Okay. Letter C, fringe benefit. Oh, fringe benefit to. Pero sino tumangga? Rank N5. Eh, sabi natin, kung fringe benefit yan na taxable, pero ang tumanggap ay rank N5, basic tax yun. Can you follow? So, kaya yung letter C, doon sa unang Q&A natin, fringe benefit of the rank and file employee, basic tax yan. So, A, basic tax. B, basic tax. Letter C, basic tax. Delta, fringe benefit na tinanggap ng managerial supervisory employee. Yan. Yan yung subject sa fringe benefit tax. Oh, madali lang naman, di ba? So, ulitin natin. Ano ang FBT? Ayan po yung mga, yan po yung tax ng fringe benefit na natanggap ng isang empleyado na ang classification ng position ay managerial or supervisory. Ano ang rate ng FBT? 35%. 35% ng ano? Ng gross value ng benefit na tinatawag na gross up monetary value. Okay, let's continue. So, yan yung sagot sa unang Q&A natin. Question 2. Sino ba kasi ang ini-FBT? Okay, so by the way ha, puntahan natin yan. So puntahan na natin yung section 33 ulit. Pasin mo yung section 33. Final withholding tax imposed on the gross monetary value of the benefit. By the way, FBT is income tax. Pag sinabi mong income tax, ang tinatax dyan, yung nag-earn ng income. Sino ba nag-earn ng income dito? Empleyado. So kaninong tax yung FBT? Tax ni empleyado yan. Kaya, imposed on the employee ito eh. Pero actually, ang liable ay employer. Bakit employer ang liable? Kasi balikan mo yung natanggap ni Tabag. Okay? Magkano ba yung natanggap ni Tabag sa illustration natin kanina? 65,000. Pero magkano dapat yung benefit ni Tabag? 100,000. Eh bakit 65,000 na lang yung natanggap ni Tabag? Kinaltasan ng 35,000 or 35%. Kasi yun yung FBT. Final tax kasi ang FBT. So, ibig sabihin, kung ikaw yung nagbabayad ng fringe benefits sa empleyado mo, ikaw yung magkakaltas ng tax, tapos i-remit mo kay DIR. So, ikaw na employer ang may obligation to file and pay the tax kay DIR. Pero, kaninong tax yun? Tax yun ng empleyado. Pero, sino liable? Employer. Because of the assumption na kay employer yung withholding tax. Paano sir kung nag-grant si employer ng fringe benefit sa isang managerial or supervisory position na empleyado? Pero sir, hindi siya talaga nag-withheld. Ah, problema na niya yun. Kasalanan na niya yun. So, hindi pwedeng singilin ni BIR si empleyado. Kasi, ang assumption, whatever amount na natanggap ni empleyado ay net of tax na. Kaya walang responsibilidad si empleyado na magbayad ng FBT kay BIR kasi ang may responsibility niyan, employer. Pero ulitin ko ha, tax yan ni employee. Na kay employer lang kasi yung tax, kaya siya ang liable to file and pay. So balikan natin yung quizzer number 2. So sabi ng question number 2, an employer subject to FBT. Ayan. Kasi siya naman talaga ang subject na kasi nga siya yung nag-withheld ng tax. So sabi natin kanina sa definition natin, di ba, sa section 33, sabi natin, eh, ano yan eh, granted by employer, okay, whether such employer ay individual, professional partnership, corporation, regardless kung profit organization or non-profit organization, regardless kung government institution, basta employer. So therefore, sino ang liable to pay fringe benefit tax? Employer. Anong klaseng employer? Kahit anong klaseng employer. Mapa-individual, mapa-GPP, mapa-corporation. So therefore, ang sagot natin sa Q&A number 2 ay dapat all of the above. Okay, next. Paano kinocompute? Question 3. Fringe benefit tax is based on. Pag sinabi mong based on, saan minultiply ang 35%?
Di ba? Ano ang tax rate ulit ng FBT? 35%. Saan binumultiply ang 35%? Sabi natin kanina, sa gross of monetary value. Okay, so masasagot na natin yung quizzer number 3. So, fringe benefit tax is computed based on. Di, alam na natin ang sagot. Ang sagot ay A. Gross of monetary value. That's the gross amount of the benefit. Okay, next, quizzer number 4. The following statements are correct except, and therefore, we're looking for the wrong statement. So, tingnan natin. Letter A. Fringe benefit tax shall be treated as a final income tax, tama, on the employee. O, di ba tama yun? Sabi natin kayo nung tax yung FBT. Empleyado. Kasi siya yung nag-earn ng income eh. Income tax tayo eh. Ang may tax niyan, yung nag-earn ng income. So, it's the employee. So, tinan mo yung A. Fringe benefit tax shall be treated as a final income tax ng empleyado. Correct. Withheld and paid by the employer. Correct. Siya yung nag-withheld, diba? Siya yung nagre-remit sa BIR. Nire-remit niya yan on a quarterly basis. Okay? Didiscuss natin yung filing sa separate video. So, therefore, letter A is correct. Letter B. The gross up monetary value of the fringe benefit is the actual amount received by the employee. Actual amount received by the employee. Balikan mo na yung example kay Tabag. Magkano natanggap ni Tabag? 65,000. So, ano ang actual amount na natanggap ni Tabag kanina sa illustration? 65,000. Gross up ba ang tawag mo doon? No. Ano ang tawag mo doon sa natanggap ni Tabag na 65,000? Sabi natin sa formula, ang tawag natin doon ay monetary value. Pag gross up, kasama na yung tax. So, i-divide mo muna ng 65%. So, balikan natin yung quizzer number 4. Letter B, sabi, ang gross up monetary value ng FB ay yung actual na halaga na natanggap ni empleyado. Wrong! Ang tawag dapat sa B, monetary value. We're looking for the wrong statement. So, ang sagot dapat, boy. O, silipin na natin yung letter C kung tama. The gross up monetary value of the fringe benefit shall be determined by dividing the monetary value of the fringe benefit by the gross up monetary value factor. Okay? That's correct. Monetary value divided by 65%. Divide by 65%. Ano tawag mo sa 65%? That's the gross up, that's the gross monetary value factor. So letter C is correct. Okay, delta, tingnan natin kung tama. The person liable for FBT is the employer. Yes. Whether he is an individual, professional partnership, corporation, regardless kung yung corporation ay taxable o hindi, at regardless kung yan ay gobyerno o hindi, the answer is yes also. Di ba? Kahit sinong employer yan. So therefore, ang tamang sagot ay boy. Wrong yung boy. Kasi ang tawag sa actual amount na natanggap ay monetary value. Okay, so that's the definition of fringe benefit at kung ano ang tax rate ng fringe benefit at kung ano ang treatment kung ang tumanggap ay supervisory managerial o kaya rank and file. Okay? So, thank you for watching.